Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung journey ko sa ethical hacking. So, kung paano daw ako nagsimula. So, marami nagtatanong doon. Kasi, yung iba sa kanila, nagsimula din. And gusto nila ng parang direction ba? Or mga tips na mga dapat iwasan or mga dapat na pag-aralan and such. So, ngayon, sabihin ko yung kung paano ako nag-start, no? So, nagsimula yan nung high school ako. So, nung high school ako, ang tawag nito, gustong-gusto kong maging spy. So, that time, bukod sa nag-aral ako ng iba't ibang klase ng mga martial arts, nag-aral din ako ng chess, or, hindi, nung elementary pa ako nag-chess na eh, pero mas pinag-focusan ko yun, kumbaga para sa strategy making, tapos nag-aral din ako ng social engineering. So, talagang na-apply ko yun, yung social engineering, lalo na sa, sa pagiging leader ko that time. So, naging YesO president kasi ako noon, vice president sa Red Cross Council and such. So, nagamit ko siya, no? And, siguro sa Panji-Chicks din. Kaya, joke lang. Ayan, so, that time, unti-unti naging modern na yung, yung mundo. So, inaral ko din yung tech side. So, nag-aral ako ng programming. So, inaral ko yung programming para mas maintindihan ko kung paano nag-work yung mga bagay-bagay, yung mga computers, yung mga apps and such. And, nag-aral ako ng networks. Bili ako ng mga libro about sa mga networks, mga ganun. Tapos, aaralin ko. Kasi that time, hindi pa ganun kauso yung internet nung high school ako. So, siguro, pag nag-i-internet ako, sa computer shop pa. So, hindi pa ganun kauso yung That time, pag may laptop ka, mayaman ka na nun. So, isipin yung anong taon yun. So, sobrang hindi pa ganun siya, hindi pa ganun ka-modernized that time. So, ayun siya. That time, siguro backtrack pa, hindi pa kali yung ginagamit. So, ayun. Doon ako nagsimula nung high school. Then, nung college ako, sa sobrang eager ko, no, na matuto ng hacking, talagang nag-create ako doon ng underground organization, no, na parang may website ako na ginawa that time. And, yung website na yon, pag nakapasok ka, member ka na. So, kumbaga, i-hack mo muna. Then, that time, nagturo ako doon sa, sa website. Tapos ngayon, may mga project kami na i-hack and such, na i-secure, yung mga ganon. So, yung mga live project kami. Ang problema lang that time is yung mga project namin is real life. So, medyo black hat yung pagkakadating niya. Kasi illegal. Although, ang pinakalayunin namin nun is ma-secure yung college ko that time. Sige, pangalanan ko na yung Mapua. Ayan, so, ayun, galing ako Mapua kasi nung college. And, kumbaga parang ang goal namin yun, ma-secure sila. Kasi sinasabi nila parang sila yung isa sa mga pinaka-secure na So, yun, may mga project kami na binibigay namin yung mga security details, kung paano isi-secure pag alam ba may nakita kaming bug, mga ganun. So, ayun, kumbaga parang that time, naka-create ako ng nakatagpo din ako ng mga mentor. Pero, mostly, ganito mostly, marami nagtatanong sa akin, paano ka natuto? So, technically, matututo ka using self-study. Okay? So, yung iba kasi, akala nila, meron akong mentor na tutok sa akin na nagtuturo sa akin about sa hacking. Wala. Magmula ng high school ako, self-study lahat. Kumbaga parang naghahanap ako ng mga website na pwede kong matutunan yung hacking. So, that time, buhay pa yung hackthissite.org, yung mga ganon. So, doon din ako natuto. And, marami kang libro na pwedeng bilhin para matuto and such, para mag-self-study. So, akala nila, tinuturo yun sa school ko. Pero hindi talaga.
walang nagtuturo ng ganon sa school. So, talagang sariling sikap ka. And yung mga mentor, mostly, bibigyan ka nila ng mga, ano, nung kapanahonan ko, bibigyan ka nila ng path or ano, pero madalas talaga, yung mga mentor na yan, hindi naman talaga sila tututok sa'yo. Kumbaga, ikaw pa rin talaga yung maghihirap para matuto ka talaga. And para matuto ka, kailangan mo mag-practice na mag-practice and kailangan mong i-apply yung mga ginagawa mo. So, marami namang paraan para, alam niyo na, ma-apply siya ng legal. So, ayun na nga, no? Nung college ako, kasi in-apply ko siya sa illegal. Kaya ang nangyari, nung second year ako, na-kick out ako dun sa Mapua. Dahil sa hacking na yan. So, pwede niyo basahin yung libro ko na Cyber Defender. Libre naman siya sa website ko, alexislingad.org. So, ando dun yung libro ko, libre yon. So, pwede niyong kuhain. And ando dun yung kwento ko kung bakit ako na-kick out. So, ayun, lesson yun sa akin, no? And after nun, pinurso ko pa rin itong cybersecurity na to, itong ethical hacking ko, by creating a company. Ito na nga yung Cryptors, no? Yung Cryptors Cybersecurity. Na ang layunin niya is to raise cybersecurity awareness around the world. Kasi that time, nung kapanahonan ko, walang masyadong aware sa cybersecurity. So, pag sinabi cybersecurity, pang ano lang yan. Ay, hindi naman ako ma-hack. Yung mga ganyan. So, ngayon kasi medyo talamak na eh. Na parang puro cybersecurity sa ano. Nung kapanahon ako, wala pa mostly. And wala pa masyadong nagtuturo ng hands-on. Mostly parang puro theoretical and such. So, that time, ang ginawa ko sa Cryptors, nagturo ko ng mga hands-on. And although hindi pa naman ako ganun kagaling nung nagsisimula ako, pero ayun, sinikap ko na makapag-share dun sa mga kapwa natin. Although maraming ano no, maraming mga bashers, sa cybersecurity industry, maraming nagmamagaling, okay? Maraming dahil sa nakikita nila na parang nagagawa mo yung gusto nilang gawin, ano, yung gusto nilang dapat na ano yun, nagagawa mo yung mga gusto nila na gawin sa buhay or yung mga dapat na alam mo yun, yung mga pangarap nila na share and such. O yun. Basta, hatakan talaga pababa dito sa cybersecurity industry. So, mostly, ganun yung makikita mo. Maraming nagmamagaling, maraming nagmamarunong. And, kaya, ayun, ingat lang kayo sa mga ganun. And, mas maganda, ito is isa sa mga natutunan ko, be humble, okay? Huwag mo ipagyayabang na secured ka o huwag mo ipagyayabang na ano, may ganito ka and such. Lahat tayo rito, no? Lalo na dito sa cybersecurity industry. Halos araw-araw, halos every week, every other month, mga ganyan, may bagong technique, may bagong vulnerability, and may dapat kang bagong matutunan. So, it's a never-ending process. So, hindi ka talaga maging super galing or maging 100% secure sa cyberspace, no? Kailangan mo talagang mag-aral. And kaya lagi mong isipin, okay? Once na nagpinapurso mo na itong ethical hacking, laging merong mas magaling sa'yo, okay? Kahit na gano'n mo pa kagalingan, laging may mas magaling sa'yo. And lagi mong isipin na kumbaga parang lagi mong iisipin na kulang pa yung ano mo, yung mga pinag-aaralan mo. Kumbaga, kailangan mag-aral ka pa na mag-aral. Kasi, ano yun eh, sobrang laki kasi ng cybersecurity industry, sobrang laki ng mga, sobrang daming mga, parang mga fields sa cybersecurity. May web, may networks, and such. And once na gusto mong matuto ng ethical hacking, kailangan marami kang, alam mo yung mga basics ng mga sa networks, computers and such. So, ayun siya. That time kasi, nung nagsisimula pa lang ako, dumating ako sa punto na, okay, sumikat ako kasi nanalo ako ng, ng What the Hack Hacker Games 2015. So, paano ko nanalo that time? That time kasi,
ang nangyari noon is nagsisimula pa lang ako noon eh. Tapos ininjan ako ng mga kasama ko sa Hacker Games. So that time may limang miyembro no sa isang team. Tapos yung mga kamiyembro ko is ininjan ako. So mag-isa na lang ako that time. So may nahatak ako na dalawa. So yung ate ko na hindi naman siya into hacking no, pero MBA siya. So technically magagamit ko yung documenting skills niya. And yung isa programmer naman. And although hindi siya nag-hack, pero magagamit mo yung knowledge niya sa programming. So technically ako lang yung nag-hack talaga that time sa ano sa team namin. So ngayon parang tinatanong ako ng mga ano ng judge si Sir Semi. Sabi niya, "Alexis, tutuloy ka pa ba? Wala na yung mga kasama mo." So sabi ko, "Sige lang po, ano for experience." Kasi ano, gusto ko rin matry no kung anong ano mangyayari. Then nanalo ko. So kung paano ako nanalo no? Ganito yung nangyari. Punta kayo sa website ko, no? alexislinga.org. Tapos i-download niyo yung libro ko, yung Cyber Defender. Ando doon yung pinaka-detail. Pero ito yung pinaka-gist. Sa halip na ano, hinak sila, naka-focus sa pag-hack ng mismong system. Then ako, naka-focus sa pag-hack ng whole game. So, ayun yung parang pinaka-gist nun. And, kumbaga parang, if hacker ka, no? Hindi mo lang papansinin yung pag-hack ng mismong specified na machine. Kumbaga, i-hack mo rin yung parang pinaka-sitwasyon. You must have a hacker mindset, sabi nga nila. So, ayun, tignan nyo na lang doon. So, mostly parang, oh, sige, sabihin ko na. Ang dami bang paligoy-ligoy. So, ang nangyari nun is, before the day, meron akong mga kinrate na script para pagdating ko dun sa laban, i-execute ko na lang lahat ng mga script na yon, yung mga pang enumerate and such para, ayun, mas mabilis yung oras ko, no? And at that time, ang rule is 50% documentation, 50% exploitation. So ngayon, wala namang sinabing bawal kong i-hack yung mga kalaban ko. So that time, dinidus ko yung mga kalaban ko. So ayun, sila nandoon pa rin sa exploitation. And ako, tapos na sa exploitation, tapos na rin sa documentation. So ayun, buti na lang andun yung ate ko, magaling siya mag-docu. So ayun, kumaga parang nakatipid ako sa oras. At the same time, yung iba sa kanila walang docu, yung iba may docu pero hindi masyadong napagtuunan. Yung iba sa kanila sa exploitation pa rin kasi mahina yung connection. And ayun, kumaga parang you're just hacking the game. So sabi nga nila, di ba, ang principle natin, know how it works or know how your situation works, then gain control legally. So yun yung principle. So ayun siya, dun ako, yun yung naging starting point ko. And that time kasi parang naging mayabang ako after nun. So lesson learned, once naging mayabang ka, magkakaroon ka ng maraming bashers. So guaranteed yan. So that time natutunan kong maging humble. So dapat maging humble ka para anong tawag nito? Lagi mong iisipin na may mas magaling sa'yo. Kahit gano'ng kapagaling, may mas magaling sa'yo. And if ever na maging magpetiks-petiks ka, may mas gagaling pa sa'yo and mapag-iiwanan ka. So ngayon, in-encourage ko na kayo mag-take kayo ng mga certification, yung mga ano, yung mga offensive security, yung mga CEH and such, or mag-take kayo ng mga trainings, at magbasa kayo ng mga libro, mag-self-study kayo, maging updated kayo sa mga cybersecurity and such, para alam niyo na mas maging ano kayo, mas maging wise kayo sa cybersecurity. So ayun yung naging journey ko. As of now, nitong 2019 lang yung startup ko na Cryptors, sila yung isa sa mga napili ng DTI na mag-represent sa Pilipinas no sa Innovex 2019, and naging startup of the year din kami ng 2018. So
nag-paid off naman, no? Lahat ng mga paghihirap ko that time. Nag-fail ako ng maraming beses, nagkaroon ako ng maraming bashers, nahack ako. Imagine that, di ba? Cybersecurity ka, tapos nahack ka. Pero lesson learned yun, no? Na walang 100% secure sa cyberspace. So, ayun siya. And lesson yun na parang huwag mong ipagyayabang na ano, secure ka. Kasi laging merong way para ma-hack ka. Kasi ang mga system na yan, gawa lang din ng tao yan. So, there's no 100% secure in cyberspace. So, just like us na walang perfect na tao. So, ayun lang guys, yun yung journey ko. And as of now, it's going well. And kumbaga parang marami akong natututunan and marami akong na-explore sa ngayon and sa cybersecurity and kumbaga tuloy-tuloy pa rin yung improvement, no? Nag-aaral pa rin ako kahit na sinasabi nila na, "Uy, ano, ang galing mo na." Pero hindi pa ako magaling. Ha? Okay? Marami rin sinasabi na magaling daw ako. Passion ko lang talaga na mag-share ng kung ano yung alam ko. Okay? Kaya kumapansin niyo, no, na nagpapa-seminar ako and nagbibigay ako ng mga libreng e-books and nagbibigay ako ng mga libreng videos kasi passion ko yun eh. I mean, lahat tayo para may purpose sa life. And yung purpose ko sa life is to raise cybersecurity awareness sa mga tao. So, I think ito yung calling ko sa cybersecurity. So, I hope na maging mabuti kayong ethical hackers, no? So, if ever na mayroon kayong tanong, huwag kayong mahiya na mag-comment dito sa video na to and gawa natin yan ng vlog. So, maraming salamat and kita-kits tayo sa another video.